Nag-alay ng musika ang Manila Symphony Orchestra bilang panawagan na alisin na sa Manila Zoo ang kaisa-isang elepante ng Pilipinas na si Mali. Pero ang pamunuan ng Manila Zoo, pinaplano na ang pagdadagdag ng mga elepante sa zoo. May report si Tina Panganiban Pere. International celebrities, mga modelo at singers. Ilan lang sila sa mga nananawagang alisin na sa Manila Zoo ang nag-iisang elepante sa Pilipinas na si Mali. At ngayon, sumali na rin sa panawagan ang sikat na Manila Symphony Orchestra. Ang video ay lika ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Nabalitaan ng Manila Symphony Orchestra yung nangyayari kay Mali. So sabi nila gusto nilang makatulong kung ano yung pwede nilang tulong na ibigay. So tinugtog nila yung isang classical music piece na ang title is The Elephant. So ayun, hopefully makagawa ito ng enough noise para makarating ulit sa gobyerno natin, sa pamahalaan ng Manila, na maraming tao ang naghahangad na malipat na si Mali sa isang sanctuary. Sa GMA News lang nalaman ang pamunuan ng Manila Zoo ang tungkol sa video. Nagulat nga ako, as you said, kanina. All the while, I thought na they got a copy of what DENR has sent us also. Ang tinutukoy ni Di Chavez ay ang report ng Protected Areas and Wildlife Bureau sa resulta ng medical exam na ginawa kay Mali. Ang nagsagawa ng exam ay si Dr. Nikorn Thongtip, veterinarian at elephant healthcare at breeding management researcher sa Thai Elephant Conservation sa Thailand. Inirekomenda ni Thongtip na huwag ilipat si Mali nang di pa nakaklaro ng lahat ng kaukulang sektor kung ano ang pinakamabuting gawin para rito. Bigyan nito ng mga kasamang elepante at lakihan ang enclosure nito. Ang mga rekomendasyong ito, tinutugunan na raw ng Manila Zoo. Pinabalak ng Sri Lankan government na magbigay ng 2 elepante dito sa Manila Zoo. Ang hinihintay na lamang ang magiging enclosure o bahay ng 2 naturang elepante. Ang lugar na ito ang inirekomenda ng Manila Zoo na maging enclosure ng 2 bagong elepante. At makakasama raw nila rito si Mali. 6,000 square meters ang lawak ng lugar na ito. Triple ang laki sa kasalukuyang enclosure ni Mali na 2,000 square meters. Hindi may kakailang si Mali ang pinakasikat na nakatira rito sa Manila Zoo. Bibihira lang ang katulad kong binigyan ng pagkakataong pakainin si Mali. Susubukan natin pakainin ngayon si Mali. Ang sabi nila, igaganto mo lang daw yung kamay. Yan, tapos na. Ang sabi dito sa Manila Zoo, 4,000 hanggang 5,000 pesos daw kada araw ang ginagastos nila para sa pagkain ni Mali. Wala na, ubus na. Panawagan ng Manila Zoo sa PETA, imbes daw na gumastos sa mga video para ilipat ng tirahan si Mali. Why not just donate it to Manila Zoo, to the city of Manila, for the fact na para ma-improve naman namin yung the whole zoo, not just Mali, or not just the enclosure of Mali. Anong money? Di ba parang sigurado ba sila na nagkaroon kami ng malaking budget sa paggawa ng video na to? Wala kaming binayarang talent, wala kaming binayarang crew para i-take yung video. Meron kaming mga kasamahan sa opisina na medyo talentado, marunong gumamit ng video camera. Siya lang ang gumawa nun. Siya lang ang nag-video nun. Magkaiba man ang kanilang paninindigan, hindi maikakailang ang kapakanan ni Mali ang pareho nilang pinangangalagaan. Tina Panganiban Perez, GMA News.